Magandang araw, kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Galit na galit si Feliz at hindi niya iyon kinimkim sa ina nang makauwi siya 2 linggo pagkatapos niyang manganak. Nagsimulang rumipeke ang bunganga niya nang makaharap ang ina. Mabuti na lang at hindi agad sinabi ni Ruvin sa akin ang mga pinagagawa ninyo kay Zoe bago ako nanganak. Kung nagkataon, baka mas napaaga ang panganganak ko at kayo talaga rito ang sisisihin ko. Diyos ko, nakakahiya talaga, nakakahiya mga pinagagawa ninyo. Hindi na ba talaga kayo nagkaroon ng leksyon tungkol sa ugali niya mga kamag-anak ninyo? Ang dami-dami ng problemang inakit ang mga yan kahit nung kukuha ko pa lang kay Elvie. Tapos, ngayon, ay heto na naman kayo. Ang sabi naman kasi ni Princess ay, kahit panay, wala pa rin kayong karapatan na gawin yun kay Zoe. Kung may problema man kami sa niya, kami dapat ang sinabihan ninyo at hindi kayo parang toro na sumugod sa resort. At sinampal pa ninyo yung tao, hindi na ba kayo nang hilakbot? Ngayon, bigla na lang umalis si Zoe, nawala ng magaling na manager yung resort at nagwawala yung nakabili dahil si Zoe din naman ang dahilan kung bakit niya binili ang resort na yon. Alam nyo ba, napakiusap lang ang pumipigil kay Evan para hindi kayo idemanda? Kayo ni Princess, sa kabalastugang ginawa nyo roon. Ngayon, sinisante na naman ang pamangkin nyo at pati na ang lahat ng mga kamag-anak ninyong empleyado roon na nagbigay sa inyo ng mga maling impormasyon. Ano mangyayari sa kanila? Sa tingin nyo ba, bibigyan sila ng magandang referral ni Evan dahil lang pinagtulungan niyo si Zoe? Hindi ko naman kasi alam na, iyon na nga eh, hindi niyo alam. Wala kayong alam tapos sumugod na lang kayo basta roon. Pasensya na anak, nakakahiya talagang ginawa ninyo. Napakabait na tao ni Zoe tapos ginanyo niyo siya, hindi niya deserve yun. Saka hindi nga kayo dapat basta nangunguna, hindi kayo dapat nakialam. Hindi ko naman nga kasi alam na ganoon, Feliz. Pwede ho ba, Nay? Umuwi na lang muna kayo sa bahay ninyo. Huwag na lang muna niyo akong dilawin at pati ako ay nahihiya kay Ruvin sa mga kabalastugang pinagagawa ninyo dahil nagpasulsul kayo sa pamangkin ninyo. Eh, baka naman pwedeng pakiusapan mo yung Evan na iyon na ibalik na lang sa trabaho ang mga pinsan mo. Nakakahiya naman sa pangapinsan mo na natanggal sila sa trabaho doon sa resort. Nay, naririnig nyo bang sarili ninyo? Nahihiya kayo sa mga punyetang yun na nawalan sila ng trabaho? Umuwihin na muna kayo, please? Please lang? Sabi niya na konsumidong konsumido sa ina na hindi niya alam talaga kung ano ang gagawin. Nang hindi ito tumayo, siya na ang nagkusa at iniwan ng matanda sa sala. Nagtungo na lang siya sa kwarto nilang mag-asawa at saka nahiga. Inis na inis siya sa mga nangyari. Iniwan niya ng maayos ang lahat, pero ilang buwan lang ay hayo na at nadat na nilang mag-asawa. Naisip ni Felicia si Zoe, namimiss na niyang kaibigan. Noong nasa Maynila siya, ilang beses niyang naisip na gusto niyang naroroon si Zoe kasama niya para may karamay siya. Kung hindi nga lang niya alam na ito lang ang inaasahan ni Ruvin sa resort, matagal na niyang pinaluwas ang babae. Minsan nga, ay mas gusto ni Feliz na si Zoe na lang ang bumisita sa kanya dahil parang mas kapatid pa ang turing niya rito kisa sa tunay na mga kapatid niya. Matagal silang nagkasama ng babae, mahaba-habang panahong pinagdamayan din iyon, at naroon sila palagi para sa isa't isa. Nang si Feliz ang nagkaproblema kay Ruvin, naroroon ito at dadamayan siya. Pero ngayon naman ito ang nangangailangan sa kanya, hindi niya ito madamayan dahil hindi niya alam kung nasaan ang kaibigan. At mga kadugo pa nga niya ang namestis sa dalaga. Nalungkot na naman siya. Kinalma ni Feliz ang sarili at maya-maya ay dinampot ang cellphone upang tawagan si Robin. Magtatanong siya sa asawa kung may bago na bang balita sa paghahanap ng mga ito kay Zoe. Nang makausap nga niya ang kanyang asawa, pagkatapos ng isang buwan mula nang maglaho na parang bula si Zoe, napadiretso siya ng upo sa narinig mula sa kabilang linya. Maya-maya pa ay nagsimula na siyang mapangiti ng kaunti. Lalo na pa nang nalaman niya na si Evan ang nakahanap kay Zoe at papunta na ito ngayon sa kinaroroonan ng dalaga. Kasalukuyang abala sa loob ng kumbento ng Chasta Sisters of Jesus Christ sa isang medyo liblib na bayan sa Laguna si Zoe. Nagbabalat siya ng carrots na sariling ani ng mga kasama niyang mongha.
Kabubunot pa lang ng mga carrots mula sa malawak na taniman ng mga madre kung saan siya kasalukuyang nanunuluyan. Halos isang buwan na rin siya sa loob ng monasteryo. Iilan lang silang mga tagalabas na pinapayagang makapagtrabaho kasama ng mga nobisyada sa loob ng kumbento. Isa siya sa mga katulong ng kusinera sa pagpaprepera ng pagkain ng mga monghang nasa loob, pati na ang mga tulad ng nilibreng nanunuluyan sa monasteryo. Ang serbisyo lang na gaya ng pagluluto ang bayad nila sa kanilang pagtira sa kumbento. Nang araw na matapos ang eskandalong ginawa ni Aling Risa sa kanya, ay gulong-gulong isip ni Zoe. Hindi kasi niya sukat akalain na madadawit siya sa ganoong klase ng gulo nang dahil lang sa isang lalaki. Hindi naman kasi siya malandi. Sa edad niya ay hindi pa siya nakakaranas ng makapaglandian. Kinagabihan ay umalis siya ng resort, bit-bit lang ang ilang piraso na damit. Ang buong plano lang naman niya ay magpalipas ng ilang araw at pagkatapos ay babalik na rin sa resort. Ayaw niyang umuwi sa bahay nila dahil ayaw niyang magpaliwanag sa kanyang mga magulang at wala rin naman siyang ganoong mga kaibigan kaya wala siyang ibang mapupuntahan. Noon, naaalala ni Zoe isang grupo ng mga madre na minsan nag-exertion sa kanilang resort. Nag-iwan ng numero ang mga madre at nagbili na kung sakali man daw nakailanganin niya ang tulong ng mga ito ay tumawag lang siya at ganoon nga ang ginawa niya. Tatlong araw na natili sa kumbento ng mga madre si Zoe hanggang sa alukin siya ng mga madre na pansamantalang trabaho sa loob ng monasteryo na sakop din ang order ng mga madre. Sa halip na umuwi, pakiramdam ni Zoe ay hindi pa niya kayang harapin si Evan o sina Feliz at Rubin kaya tinanggap niya ang alok na ito. At hayun nga siya ngayon. Pansamantalang nanunuluyan, kapiling ang mga monghan na hindi nagsasawang magbigay sa kanya ng payo kapag nakikita siyang umiiyak o natutulala kung minsan. Siguro ay talagang malaki ang nagagawa kapag dasalang ipinalaban sa kahit na ano pang sakit na ibato sa iyo ng tadhana. Tila walang katapusan ang pagdarasal ng mga monha sa loob at nakikisali siya sa panalangin ng mga ito. Obligado rin siyang magsimba ng 2 beses sa isang araw. Dati ay inip na inip siya sa loob ng simbahan, ngunit ngayon ay nasanay na siya at payapa ang kanyang pakiramdam kapag naroon siya. Sa mga panahon ng pagdarasal sa kanyang pagninilay at sa oras ng kanyang pag-iisa, unti-unting natanggap ni Zoe ang masaklap na pangyayari sa kanya at ngayon nga ay nagpapasalamat pa siya na hindi kasing sakit at kasing tagal siyang naghirap tulad ng iba na misminalas na makaranas ng ganoon kaysa sa kanya. Dalian mong pagbabalat mo dyan, Zoe, pati itong mga kamote at iyong mga sibuyas, huwag mong kalilimutan ha. Sige ho, manang. Pagkasabi niyon ay nagmamadali na niyang tinapos ang pagbabalat ng halos kalahating sako ng carrots na naghihintay pa sa kanya. Sister Zoe, ipinapatawag ka ni Sorte Joda. May bisita ka raw po. Ako po? Ako po talaga? Yes. Sige po, babalik ko ako agad. Simpleng duster lang ang suot ni Zoe. Walang makeup at chinelas lang ang suot. Ngunit iyon lang ang kailangan niya sa loob ng monasteryo. Siniguro niya na walang nakakaalam kung saan siya naroon. Ngunit ngayon, sino ang naghahanap sa kanya? Kumatok si Zoe sa pinto ng silid ng punong mongha. Bilang paggalang sa vow nito ay nakatungo siya at hanggang maaari ay iniiwasang tingnan ang mukha ng Mother Superior. Good morning po, Sir Chadora. Ipinatawag daw po ninyo ako. Magandang umaga, Zoe. Ipinatawag kita dahil may bisita ka sa monasteryo na naghaharap sa'yo. Gusto ko sanang ipaalala sa'yo, Iha, na ang monasteryo ay sarado sa mundo. Nang tanggapin ka namin dito, naiintindihan kong sitwasyon mo na kailangan mo ng kaunting panahon para makapag-isip at mapagtanto kung ano ang kailangan mong gawin sa buhay mo under the guidance of our Lord. Pasensya na po, Mother. Pero hindi maaaring palaging may magtutungo rito dahil naiintindihan mo naman siguro kung ano ang pangako ng ating mga nobisyata. Opo, naiintindihan ko po. Sige, magtungo ka sa ikalawang silid para sa pag-alalay, Iha. Doon ko pinapunta iyong taong ilang beses nang nagtutungo rito at nakikiusap na makita ka at makausap. Inaasahan ko na ito na sana ang una at huling pagkakataon na mangyayari ito. Naharap kasi iyong panauhin dito sa monasteryo. Opo. Sige, magtungo ka na sa ikalawang silid. Naway gabayan ka ng butihing Panginoon sa magiging desisyon mo sa sitwasyong ito. Maraming salamat po. Halos hindi niya marinig ang sariling tinig. Nakatungong tumayo siya at saka nagpaalam muli at tahimik na lumabas ng silid ng Mother Superiora.
Walang pagmamadali sa mga hakbang ni Zoe habang patungo siya sa mga silid sa gilid ng simbahan na itinuturo sa kanya. Ni hindi nasabi ni Sir Chadora kung babae o lalaki ang naghihintay sa kanya. Naisip niya na baka ang kapatid o ang mga magulang niya ang nakatunton sa kanya o tinawagan ng madreng nagdala sa kanya sa monasteryo para hindi mag-alala ang mga ito. Pumasok si Zoe sa loob at umupo sa hardwood na si Liang nakaharap sa isang maliit na butas na siyang tanging lagusan na maaring daanan para makipag-usap ang mga mongha sa mga bisitang nag-aalay at humihingi ng payo at bendisyon sa mga ito. Narinig niya na may kumaluskos. Magandang umaga po. Sino po ba kayo? Walang sagot sa kabila, ngunit naririnig niya ang malalim na paghinga ng kanyang bisita. Baka ho nagkamali kayo ng hinahanap. Ako si Zoe Santos. Baka ho mayroon kayong kamag-anak dito na kapangalan ko lang. Zoe. Nang marinig niya ang tinig ni Evan, ay sandali siyang tumigil sa paghinga. Gulat na gulat. Zoe. Huwag kang umalis, please. Ilang linggo na kitang hinahanap. Dito ka raw dinala ni Sister Rosario noong magpunta ka sa kanya. Buti na lang at tumawag siya sa resort dahil may seminar sila at magpapareserve sana. Nang mabanggit niya ang pangalan mo, tinawagan agad ako ni Naruvin. Mag-usap tayo, please. Evan, hindi ka na sana nagpunta rito. Mahal kita, Zoe. Alam mo yon. Wala na akong ginawa kundi iparamdam sa'yo kung gaano mo pinuno ang buhay ko ng pagkatao mo. Tapos bigla mo na lang akong iniwan. I'm sorry kung nagsinungaling ako sa'yo tungkol sa kung gaano kalaki ang negosyo ko. Naisip ko lang na baka hindi mo na ako pabalikin sa trabaho ko sa resort kapag nalaman mo na ikaw lang talagang hinahabol ko roon. And worse, baka matakot ka pa sa'kin. Wala naman akong balak talagang ilihim yon. Wala akong hindi sasabihin sa'yo. Kaya ba pati ang pagbiling mo ng resort ay hindi mo sinabi sa'kin? Ikaw ang dahilan kung bakit ko binili yon. Ako pa bang maglilihim nun? Nakiusap si Ruby na patapusin lang ang groundbreaking ceremony at pagkapanganak ni Feliz at saka na niya ipapaalam sa inyong lahat. Naisip kasi nilang mag-asawa na kakatakot-takot na tanong na naman ang kailangan nilang sagutin mula sa mga kamag-anak ni Feliz, lalo na sa may anak na nagtatrabaho sa resort at pati sa nanay niya. Iraos na lang daw muna sana yung panganganak ng asawa niya para hindi raw masyadong ma-stress si Feliz. Baka raw kasi mapaaga ang delivery niya, sabi ni Ruvin. Naiintindihan ko yun kaya pumayag ako. Isa pa, gusto ko rin namang mapag-aralan muna ang takbo ng negosyo bago ako magpakilala sa inyong lahat. Kahit naman kasi wala akong alam sa pagpapatakbo ng isang resort, naisip ko na ang panahon na ilalagi ko roon ay sapat na para magdesisyon ako ng magandang investment ang resort na hindi naaasikaso ni Naruvin at Feliz. Nang hinayang din kasi ako dahil nakita ko ang potential niya. Hindi kita maintindihan kung bakit ka pa naririto. Bakit hindi ba kaya ni Princess ang trabaho roon? Princess? Siya ang punot dulo ng lahat ng gulong nangyari ng araw na umalis ka. Pinaalis ko siya agad sa trabaho niya at pati na yung accounting clerk na nagsusumbong na pagkuha mo ng pera at yung secretary mo na nagsusumbong din pala kay Princess na nagpa-fax ka ng impormasyon sa iba bukod kay Ruvin. Totoo naman yun, pero sa akin ipinapadala ang mga iyon at bilang bagong may-ari ng resort ay karapatan ko yun. Magpipinsan pa lang mga yun at ang akala yata nila ay lalapad ang papel nila kung gagawin nila ang pag-espiyan nilang yun sa'yo. Pinaalis mo si Princess? Oo, at dapat lang, di ba? Hindi ba't may relasyon kayong dalawa? Nakita ko siya noon nang galing sa silid mo ng gabing bago nangyari ang gulo sa resort. Naikwento sa akin yun ni Aris, napaamin kasi si Princess na kaya siya nagsumbong kay Aling Risa ay para unahan ka na dahil nakita ka niya sa quarters namin at siguradong hindi mo palalagpasin iyon. Ang sabi ni Aris, yung kwarto ko raw ang ginamit nila dahil iyon ang gusto ni Princess at marumi raw ang silid niya. Pumayag si Aris at kung nakita mo mananaroon si Princess sa kwarto ko ng gabing iyon, si Aris ang kasama niya. Kaya nga nagpagupit ng buhok yun eh, kasi iyon daw ang gusto ni Princess. Si Aris at Princess ang... Hindi na naituloy ni Zoe ang sinasabi dahil napataas na ang boses niya sa ines sa mga narinig mula kay Evan. Wala na kami ni Chef doon ang gabing iyon. Naghihintay na kami sa pangpang dahil mga alas 12 raw dumarating ang mga pinakamagandang lobsters na nakakuha roon. Pasado alauna na kami nakauwi at bumalik na naman kami dahil alas 4 naman dumating ang supplier niya kasamang mga order niyang seafoods.
Nakabalik kami sa resort eksakto nung nagkakagulo na sa lobby. Nang malaman ko na ikong inaaway roon, nagmadali na ako pumunta. Sinampal pa kita. Hindi kita masisisi. May pagkakamali rin ako. Kaya ka ba naririto ay dahil doon? Nakukonsensya ka. Wala akong kasalanan sa'yo, Zoe. Kung may mga bagay man na hindi mo pa alam na mga panahong iyon, wala akong balak na ilihim ang mga iyon sa'yo. Nagkataon lang na hindi pa iyon ang tamang panahon para sabihin ko sa'yo. Naririto ako dahil mahal kita. Mahal na mahal. Ipinaalam ko sa mga magulang mo na naririto ako. Sasabihin ko sa kanila na nasa mabuti kang kalagayan dahil sila man ay nag-aalala kung nasaan ka at kung maayos ka lang ba. Ang sabi sa akin, bawal daw ang dalaw dito kahit sa mga hindi miyembro ng kongregasyon na nagtatrabaho sa loob. Pinagbigyan lang ako ni Sor Trioda sa pakiusap ko pero alam ko na hindi maaring maulit ito. Gusto kong malaman mo na hihintayin kita, Zoe. Kung magulo pang isip mo ngayon, naiintindihan ko yon. Hindi madaling tanggapin ang ginawa ni Aling Risa at pati na ang mga bintang ng ikinakalat ng mga kamag-anak ni Feliz sa pangunguna ni Princess. Pero hihintayin kita hanggang sa dumating ang araw na handa ka nang bigyan akong muli ng isa pang pagkakataon. Hihintayin kita, Zoe. Hindi uli sumagot ang dalaga. Hindi niya alam kung paano magsisimula sa sasabihin. Kailangan ko nang umalis, paalam niya kay Evan. Maghihintay ako, Zoe. I love you. I love you, Zoe. Iyon na lang ang narinig ni Zoe bago bumukas ang pinto at pumasok ang mongha na siya rin tumawag sa kanya kanina para i-anunsyo ang tungkol sa kanyang panauhin. Zoe, tumango siya sa mongha at walang kibong tumalingama at sumunod na sa paglabas nito. Dumiretso siya pabalik sa kusina, parang robot na umupo. Hindi mo kailangan manatili dito kung nasa labas ang puso mo, Zoe. Huwag mong pahirapan ang sarili mo dahil napakaikli lang ng buhay para magsayang ka pa ng panahon. Tumama sa puso ni Zoe ang mga salitang iyon. Akmang sasagot siya ngunit nakatalikod na ang cook at nagtungo na sa harap ng kalan. Hinabol na lang niya ito ng tingin. Maya-maya pa'y humalagpos na ang pagpipigil niya sa sarili at nagsimula nang tumulo ang kanyang mga luha. Alam ni Zoe na hindi ang mga sibuyas na hinihiwa niya ang salarin sa kanyang pagluha. Kawawa naman si Evan, mga kafelisidad. Tunay at wagas na pag-ibig ang nararamdaman niya para kay Zoe. Sana naman ay matauhan si Zoe na kailangan niyang balikan si Evan, ang lalaking lubos na nagmamahal sa kanya. Abangan!